Lupa suku kala sahayan. Ang nakaraan sa tropa. Ating binisita ang ating mga kababayan sa dating war zone at kuta ng mga bandidong Abu Sayyaf sa kabuntakas sa Patikul. At namangha sa angking ganda ng Tanto Beach, sa bayan naman ng Parang. Noon, ang lalawigan ng Sulu ay isa sa pinakamaunlad sa katimugang Pilipinas. Gayunpaman, dahil sa mga tanggulian, terorismo, at pagtatag ng mga teroristang grupo, tulad ng Abu Sayyaf, ang ekonomiya ng lalawigan ay naparalisahan ng musto sa kasulukuyan nitong estado. Subalit, naging mailap man ang kapayapaan at pag-unlad ng Sulu, unti-unti naman na itong bumabangon at sa mundo'y nakikipagsabayan. Kaya naman, ating puntahan ang Weaving Bayan. Tara na, katropa! Ang weaving o paghahabi ay isa sa mga ipinagmamalaki ng Sulu. Ang mga makukulay at dekalidad na hand-woven products ng Sulu ay parehong may impluwensyang Islamiko at malayo. Ang kulturang ito ay namanapa sa kanilang kanununuan at pinagpasapasahan na sa ilang henerasyon. Kini na kesan yang ane sab kamu lawi resen apa ina mu selawi namu dendi ha kuan ini project ini na ma merayau pengatur ngaturan iban ma kuan matar bang meeting meeting kami dendi iban na kesan yang nak kamu dendi ha gin balakasan ini bus lawi aulan yang baru namu ini hilang kami ketenaman hilang kami sinamun biar para kami makakaun sinamun di kami yang gin balakasan ini kaun kamu di iban si paghablunan namu ini na marayaw isab kaya kuan tu kesan yang namu tuod lawi resipi namu nasaw sa lawi namu dia lom project ini hindi tuwa saum namu napipisok ini masanyang kabir ini dami kaya mamagamam istory-story na beni-beni biyato na eri kami ang sinamu project maray paghablon na mo. Kasi maghahanay ka mo, hindi pa wala din, hindi mamukon na mula isab, maray aura isab. E mga bata-bata ini, nasimod na marik ka mo pagkakamiyari kami katan halawong, nag-anad na marik, mga panganak sa mga yaon, simod na marik palawong, at daw nabasa na, ba't kami lang na magkaingkat, hindi ha makamaasan na mo. Mga supayro na mga sumanyang ko rin naman kuhan, maimaas. Aon naman mga ipag-enroll, mga katan-katan na ba, na yung kami sabi ni na para sa hantod marayaw. Mga munda pagkaon ko na sumanyang sanyang pagkaon ko na may sabi ni sa loong tamang sabi ba yun ako ina, wero na ba yun yung mga biya, mga ngahabuyanan, kato na ko biya, balo biya ka ako ini nung tana, tumuyo na, tumuyo na maghabdon biya ini. Maghablon na kami niya ng pera ko ang may naat. May naat kami mari, magkawi kami matuloy sa lima si mga purpay ng awal sinab. So ba't magmabuhay mga anak, anak-anak na mo. Kini, pila taon na ako nabalo. May mga lawin na kawan taon na balo. Kasal ako naghablon na rin sinutawa at patanong pati. Hina na mo pati nang
hindo kamu. Nawat mi kami biak limago na mga anak kami ng hindo anak mo yung lutsim project ini. Island hopping, ating pasyalan ang tinatagong ganda ng bayan ng Haji Panglima Tahil dito pa rin sa Sulu. Ang Haji Panglima Tahil ay dating kilala sa Taguring Marungas. Ito ay binubuo ng 5 isla barangay. Humigit kumulang 20 minuto naman ang biyahe mula Hulo sa pamamagitan ng motor bangka. Pangingisda at seaweeds farming ang dalawang pangunahing pinagkukunang pangkabuhayan ng mga mamamayan dito. Taliwas sa pangkalahatang impresyon ng Sulu, ang bayan ay zero crime rate sa loob ng ilang taon. Isa sa mga ipinagmamalaki ng bayang ito ay ang kahali-halina nitong tanawin. White sand at crystal clear beaches, malamig at preskong hangin, mayabong at luntiang kagubatan. Dito naman sa amin, kahit mag-isa ka lang o dalawa ka lang, wala namang magproblema eh. Kasi, inshallah, peaceful kami, secure ka. Siguro maglibot-libot lang tayo nung tapos mag-dive. Kasi maganda yung diving site namin. Okay, pangalan pa lang, Rahama. Diving resort. Ako nga, mag-dive ako. Movies nor Bruno. Kasama sila. Kikita mo yung marami kaming pawikan, sir. Pawikan dyan. Kahit dadaan ka lang dyan. Talagang sila. Kahit anong oras dyan. Dadaan ka lang dyan, makikita mo talaga. Lalabas. Kaya pala kanina, yung bangkar, parang may bunga. Kulam kung naayimpungatan lang ako or namalik mata, pero totoo pala. May parang may something ako. Yung pawikan ko pala. Pawikan. May maliit, may malala. May time po ba na nakapunta dito yung terrorist, time po ba na nag-occupy sila dito sa island na? Sa pagkakaalam ko, wala. Kasi mula pagkabata, dito na ako. Pero yung gulo lang naman dito, yung away ng mag-asawa. Dito sa island? Oo. Pero yung away na, halimbawa, yung malaking gulo, wala akong naranasan. Problema lang yung kabuhayan. At saka yung tubig. May square lang kami dito. Pero yung bawat isla, mayroong eskwela na per kunti na. Dapat kasi sana yung puno. Halimbawa, sa elementary pwede na. Pero pag sa high school, hindi makapunta yung isa dito kasi island. Isla. Pag halimbawa, nandito sa Bangas, yung National High School, paano na yung ibang barangay, Tabukan, Barangay Pagasinan, Barangay Bubuan, paano siya makapag-aral ng high school dito? Kung pupunta yan ng Hulo, meron ba siyang ibabayad doon na pang gawing tulugan? So, yun ang nakikita kong problema. Kuya Jul, pwede ba natin i-try yung diving spot niya? Oh, okay. Pwede. Tara. Tara na. Marahil ngay, marami pang dapat isaalang-alang sa tuluyang pag-unlad ng islang ito. Ngunit hindi maitatanggi ang angkin nitong kagandahan. Masaya din naming sinubukan ang mga dive spots na matatagpuan pa rin dito sa lugar. At mag-island hopping. Sa kaakit-akit na Solari Island, dito matatagpuan ang mga magandang coral reef structures. Napatok sa mga divers at snorkeling.
Ang lalawigan ng Sulu ay isa sa mga yamang maipagmamalaki ng bansa. Kaya naman, hindi alintana ng ating kasundaluhan ang mga panganib na kaakibat nito. Maprotektahan lamang ito at ganoon na rin ang mga taong naniniraan dito. Tungo sa mapayapa at maunlad na bukas. Ikaw, ako, tayo. May magagawa sa pagkamit sa ating minimithing kapayapaan at kaunlaran para sa Sulu, ating pagyamanin ito't pangalagaan. Sama-sama tayong bumuo ng isang matatag na bansa tungo sa maunlad at mapayapang pamayanan. Sa Sulu, peaceable ang kapayapaan. Abangan sa susunod na episode ng Tropa.